Magandang panahon sa iyo. At pag may nagsabi sa iyo na may pera sa basura, pakisampal mo nga para sa akin. Kasi ang tingin ko sa inyo, sir, hindi kayo basurero. With due respect sa mga kaibigan nating ang hanap buhay ay dampot, pukol, salo. Okay, yung nakumukuha ng mga basura natin, mga hero po kayo. Pero kung ang buong Pilipinas sasabihan ng ating tagapamahala na may pera sa basura, inilalagay niya sa utak ng mga Pilipino na tayo ay mga basurero. Ayoko maging basurero ang bawat Pilipino. I-imprint natin sa mga kaisipan ng ating kabataan mula 1-year-old hanggang 72-year-old na may pera sa batas. Yan ang ginagawa ng BIR. May pera sa batas. Nagkakapera ang BIR sa batas. So kung ang BIR nagkakapera sa batas, dapat lang na ang taong bayan ay magkapera sa batas. Ituro ho natin mula elementarya hanggang na year 72 years old na, turuan natin paano magkakapera sa batas. At ito po ang pakay ng ating pag-uusapan sa araw na to, magkakapera ka sa batas. At ito po ay tungkol sa formal letter of demand. Maglalabas ho tayo ng maraming video para ho ma-guide ho natin ang maraming tao para magkapera ho sa batas, specifically batas ng taxation. Ito ho ay isang letter na natanggap ho natin sa isang masugid nating taga-subaybay. Nakatanggap ho siya ng letter galing ho sa isang BIR office at ang date ho ay October 12, 2022. So may tatlong topic: undeclared sale, number one; number two is disallowed operating expenses; and number three, disallowed input tax. Pag-aaralan ho natin yan at bibigyan ko ho kayo ng tip para hindi ko kayo maloko ng mga biro at maloko ng sarili ninyong mga empleyado. Ang una po ninyong gagawin, mga taxpayer kong mahal, pag nakatanggap kayo nito, una, siyempre, i-re-receive ho nyo. Yun yung unang gagawin nyo. At number two, pinaka-importante sa lahat, huwag ho kayong magpapanik. Huwag. Huminga ng malalim, mas maraming hangin, mas maigi yan sa inyong utak. Pag maraming hangin dumarating sa utak nyo, maraming hangin sa puso nyo, hindi kayo, ha, lungs, ha, tumutulong kasi yan na mag-produce ng mga good blood cells. Okay? Kailangan ng blood cell natin ng more hangin. Hangin. Yun yung hininga ng takot. Cool ka lang. Okay? So, pag-aaralan natin yung number one. So, sabi dito is ino-audit daw nila ay yung 2018. Ayun eh. At yung kanilang audit ay nakarating na ng October 12, 2022. Importante ang date. Lalo na pag may birthday ka, importante yung date. So, ang BIR ho, may karapatang mag-audit on a specific day or period of time. Katulad ho ng binabanggit ho natin, may prescription ho yung right. Kapag hindi mo ginamit yung right, hindi ho yan pwedeng ibalik. Kumbaga, yung binili mong pagkain, o kung kumakain ka ng salad, di ba? Yung lettuce, sasabihin doon, good for 5 days. So, dapat maubos mo yung lettuce, makain mo. May right kang karapatan. May karapatan ka na kainin yung lettuce within 5 days. So, pag hindi mo nakain yung lettuce within 5 days, expired na yun. Pag expired na, hindi mo na pwedeng kainin kasi magkakasakit ka. Ganon din yung right ng BIR. Meron silang 3 years from the date of filing na return na i-audit yung tax return mo. Otherwise, inabandon nila yung right. So, pag ino-audit kayo, katulad nito, 2018, ino-audit ka namin ng 2018. O, 2022 na eh. O, di, bilangin natin.
Kung nag-file ka ng April 15, 2018 plus 3 years o hindi mali naman ako noon. April 15, pinile mo yung 2018 mo ng April 15 plus 3 years, edi April 15, 2022 expired na yung right ng BIR. Eh kailan na to? October. O di, ibig sabihin, wala na karapatan. So, ang una approach, questionin mo kung meron pa silang karapatang i-audit ka. That is the best thing to do. Yun muna. That's the first thing. Kasi once na mabalidate natin yun, itong tatlong problema natin, which is yung undeclared sale, yung disallowed operating expenses, at disallowed input tax, zero na. Dahil lang, in-invoke mo yung right mo against prolonged BIR audit. That's my first tip. So, yung susunod nating tip, pag-aralan ho natin sa susunod nating video, undeclared sales, disallowed input tax, disallowed operating expense. With that, mga taxpayer, kung minamahal, pakiclick again yung pong like button para ho mabit natin ang ating YouTube algorithm at Facebook algorithm. Please, marami pong salamat sa pagpa-participate by clicking the like button. See you in my next video. Mabuhay po kayo.